Nakita nga ni Rose ang gamot ni Enomi Sandra nang ito ay nagsuka at pumasok ng kanilang banyo. Matapos nga pagsabihan ni Matt ang anak na si Sandra, ay hindi ito nakinig sabagkos ay pinaalis pa nito ang ama. Kaya lalong nainis itong si Sandra, kinabukasan pumunta nga ito sa resto ng ina. Kaya naku, tuwang-tuwa si Rose, akala ni Rose nagtagumpay si Matt ng pagkausap. Ayan, dahil, di ba, pinuntahan siya. So, hindi niya alam. Ay, di siya pa nga ang naghain dito kay Rose. Yan. Tapos, nung sa pagbaba niya, naku, insulto lamang ang inabot niya. Di ba? Nagkamali nga itong si Rose dahil walang nagbago kay Sandra. At tuwang-tuwa pa nga ito nang makitang nilalangaw na ang resto ng ina. At siya lang ang nag-iisang customer dito. Yan, luging-lugi nga ang resto. Dala pa ang puhunan. Kaya kahit ang nag-iisip, kahit anong plano ang isipin nila, pero lugi pa. Kahit mag-promo nga itong sila Rose, ay lugi pa. Wala, kahit dahil wala ngang binta. At ito nga, yan, lahat nasaksihan ito ni Sandra. Pero habang kumakain ito, ay bigla nga itong nasuka. Yan. Kaya tumakbo ito sa banyo. Siyempre, hagas naman itong si Rose, diba? So, sinundan niya itong si... Sinundan niya ang kanyang anak sa banyo. At ito nga si Sandra, nako, talagang naninervous siya. Pero syempre, kasi alam niya nga kung ano nangyayari sa kanya, diba? Pero inililihim niya, yan. So, ito na nga, diba? Habang makikita nga ang pag-alaala sa mukha nito si Sandra. Dahil alam niya nga ang nangyayari sa kanya at ito ay lihim lang at wala pang nakakaalam. Pero sa akin, joke. So nakaisip nga ito ng dahilan para wag isipin ni Rose kung ano ang kanyang, bakit siya nagsusuka, bakit, alam mo yun, kung ano ang kanyang kalagayan. Kaya naman, naku, lumabas ito ng banyo at kunyari. Yan, diba? Kasi nung maayos-ayos ang pakiramdam niya, pinakikiramdaman niya ang sarili niya, ayun, hindi na siya nasusuka. At lumabas na nga ito, naku. Ang sinisi ang niluto nitong ina, naki siya daw masama ang lasa. Ayan. So, yan guys, nakunyari nga itong si Sandra na masungit pa rin. Pero sa totoo lang siya ay nag-aalaala at baka malaman ng ina ang kanyang kalagayan. So, dito na nga, naku, hindi pa natapos talaga ang pagpapahiya nito ni Sandra sa ina. Talagang nag-live pa ito para lamang, di ba, ipakita sa kanyang mga followers at mga haters ni Rose at ng restaurant na talaga naman, huwag silang pupunta doon. Yan. So, ayun na. Bago pa mahilo itong si Sandra, kasi nga nakakaramdam na naman siya ng masama ang kanyang pakiramdam. So, bago pa, di ba, bago pa siya atakihin doon, ay nako, siya ay, ano na, nag-umalis na. Dali-dali nga itong pumunta sa kanyang sasakyan, ayan, bago pa siya mahilo sa harapan ng ina, di ba? So, ayan guys, pinigilan niya talaga ang maging, kahit anong pigil niya, talagang siya ay nahihilo pa rin. Kaya naman, bilis-bilis siyang pumunta ng sasakyan para maitago, di ba? So, yun. At dito nga ay makikita ni Rose, kasi pag-alis ito ni Sandra, pupunta ito sa banyo. Tapos makikita nga dito ni Rose kung ano ang ginawa dito ni Sandra. Kasi yung bote na gamot na ininom ni Sandra, na iniwan, dun pa itinapon sa basura na nakita ni Rose. So, yan guys, malalaman ni Rose, kasi syempre makikita niya kung ano yun. Di ba? So, malalaman niya na itong si Sandra, ang anak niya pala ay nagbubuntis. Ayan. So, yan guys. Ito na ba ang karma dito kay dito kay Sandra? So, yan guys ang ating aabangan dito sa mga susunod na mangyayari sa Unbreak My Heart. So, yan guys. Maraming salamat sa inyo panonood at see you later, alligator.